This is an abandoned hotel theme park from 1989. Nabubulok na dito ang lahat ng gamit. Sira-sira na ang event place, mga kama ng hotel, 5-star na kainan at kahit pa mga sasakyan. Naabandon na ang lugar na to due to bankruptcy. Tinamaan sila ng 1997 economic bubble at wala silang choice kundi umalis ng bansa. Guys, hindi pa rin namin makita kung nasan ba talaga. Globe Hotel. Bookie Burger. This theme park was opened in 1989 and closed its doors in 2007. It is 30,000 square meters at sobrang sikat way back early 1990s. Sa totoo niyan, 700,000 visitors a year ang bumibisita rito kaya napakaraming taong nalungkot nang magsara sila. This park has a German-inspired design at isa rin ito sa mga dahilan kung ba't sila dinadayo kasi gusto nilang ma-experience ang Germany. Unfortunately, with the burst of the economic bubble, the numbers of visitors steadily declined after 1997. Tinry pa nilang i-reopen to. Dumating pa sa point na pinarentahan na nila ang ilang mga buildings pero wala talaga. Kaya napilitan nila itong isara taong 2007. Nabulok na ang ilang mga bahay at magpasa hanggang ngayon ang dating napakasayang lugar ay unti-unti nang nililimot ng panahon. Pagdating namin sa lokasyon, bago lumubog ang araw, ipumasok na kami agad. Two of them. Oh, what's that? It was a big ass bump. Ito na guys. Hindi namin makita yung main gate, kaya pumasok na lang kami sa gilid. Okay guys, nandito na kami. Whoa. Germany feels nga guys. Unang building pa lang, inapakalaki talaga. At hindi ako makapaniwalang abandonado na to ngayon. Ito guys yung pasukan guys. Pero iikot pa kami. May bag pa pre, oh. May bag pa. Oh, look at this. Village to eh. Bakong village, guys. Alam mo yung feeling dito, pre? Para kang ano, para kang nasa Harry Potter. Exactly. Yung mga building dito ay para ka talaga nasa Germany. Tapos yung mga dating ilaw ay kinain na ng mga sanga. Alright, guys. So, meron ditong... Ano to, ref? Ref or trash can? Ay, trash can nga, guys. Guys, hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa sobrang laki. Pinasok namin ang unang building, may kurtina pa at halatang may gamit pa sa loob. Dito naman sa labas, ilaw pa lang ihalata mong pangmayaman na talaga. Alright guys, so papasukin namin to. Pinasok namin yung loob ng building. Medyo nakakatakot yung vibe tapos para bang anytime merong lalabas. Ang dilim bro. Okay guys, so papasok na kami. Actually nasa loob na kami. Eh nandito pa yung mga carpet. Wow, what the fuck? Even elevator, man. Sinilip ko yung kwarto at ito ang tumambad sa akin. Wow! May TV pa, man. Grabe. Room 116. At pagpasok ko, isang lumang TV, sira-sirang higaan ang sa amin ay bumungad. Yun, dito pa yung higaan, pre. Kaya itong ganito is horror games, bro. Ito yung original name niya, pre. Ano? Globe Hotel. Bookie Burger. Even yung CR, man. Andiyan pa. Ang linis, bro. Imagine, pre. 1980s. Ganito yung hotel mo. Bilyonaryo ka, pre. Guys, ito guys. So, merong lumang pang ano. Yung sa pang sapatos. Wow. Okay guys, so aakit kami yun sa taas. May bugsakan na rin to guys. So, bro, ang creepy dito, pre. It reminds me of a game. Hotel 626. Sa mga oras na to, eh, para talaga kami nasa loob ng isang horror game. Guys, grabe. Inasok ko itong sumunod na kwarto. Sobrang dami ng mold. Sobrang sayang, pre. Nakakapanghinayang talaga makita ang kwarto na to. Halos lahat ng gamit, pati mga kamay, unti-unti nang kinakain ng mga amag. Kahilo ka ba?
Makakasuka. Ah, ito siya dati, pre. Ito yung pinagayahan niya. Yeah. Ah. Diyan inspired tong mga bahay na to. Grabe tong place na to, guys. Tingnan niyo. May pinasok pa akong isang kwarto. At laking gulat ko nang ito ang tumambad sa akin. Akala ko nung una tao. Kaya umalis na lang ako kasi baka mamaya gumalaw pa yun. Nakita kami ng lumang coke. Bote ng coke. 1999. Hinahanap namin yung daan palabas. It has a vending machine right here. Dito pa yung mga bote pa yun. Asahi yun. Yeah, manufactured in... Check natin. Ito yung unang ano guys, oh. Mga Sapporo, unang tubig. Andito pa ang microwave, mga juice at kahit kaha. Andito kami ngayon sa bar. So ito mismo yung bar. Tapos Pasko pa nang nagsara sila. Ito na ang itsura niya ngayon. May dati pang Christmas tree at hindi namin alam kung ilang taon na to dito. May mga pictures pa. At dito ko nakita ang masasayang litrato na may tumutugtog pa dito. At paglabas ko, dito ko na nakita ang main hall. Kaya dali-dali ako bumaba para makita. Papasok pa lang, sira-sirang mga gamit na agad ang sumalubong sa akin. At ang dating main hall, ito na ang itsura. Ito yung kitchen nila. Pinasok ko ang kitchen. Andito pa lahat ng gamit at sa tagal ng panahon, inabulok na lang sila at nagbagsakan na ang mga shelves. Laking gulat ko nga rin nang makita kong may ulam pa rito. Feel ko yung pagkain pa to. Do you dare? At lumabas na ako. 100,000 likes sa video na to. Mag-overnight ako dito. Babalik ako dito sa Japan tapos mag-overnight ako. Promise. 100,000 likes. At paglabas namin, may kotse! Andito pa yung kotse, guys! Pre, no way! Malalaman mong sobrang tagal niya dito kasi tinubog na ng mga puno sa harap, oh. Nakaka-amaze makakita ng ganitong bagay sa ganitong lugar dahil madalas ay sa mga movie ko lang to nakikita. Grabe, guys. Nakaka-amaze. Sasakyan pa dito, no? Pre, ito talaga yung entrance nito. Ito yung entrance nito for sure. Yan, oh. Schlob Hotel. Buckenberg. Buckenberg? Buckenberg. Hinanap na namin ang daan papunta sa theme park. Ito meron. Napakahirap ng daan dito. Napakasukal at napakataas na ng mga damo. Okay, so ngayon, hinahanap namin yung theme park. Kung nasan ba yung theme park. At paglabas pa namin, napunta kami sa parking lot. Pili ko. Sobrik tayo. Parking lot to. Sobrang overgrown na siya. Sana may daanan dito, pre. Hinanap namin kung saan. Hindi namin alam ang daan at umaasa lang kami sa pakiramdam. Windmill, parang windmill. Welcome to Germany. Yeah. Nakahanap namin ang daan at nakita namin itong gusali na to. Kaya sinubukan muna namin itong pasukin. At pagsilip ko, isang abandonadong palikuran pala ito. Pero kailangan natin mag-ingat sa mga ahas dito. Sinubukan namin itong pasukin. Sinilip ko lang yung loob at lumabas na rin kami agad. Kailangan namin mahanap yung theme park bago dumilim. At sa paghahanap namin, may nakita kaming isang sasakyan na naman. Wait, tingnan mo, may abandonadong kotse. Oh, isa na naman. So guys, may abandonadong kotse na naman kami nakita. Nilapitan ko yung sasakyan at sinubukan buksan. Grabe kasi hindi ko in-expect yung mga ganitong makikita ko rito. At maya-maya lang, may nakita kaming rides. Akala nga namin ito na yung theme park eh. Ito yung dati nilang rides. Siguro yan yung mga parte niya. Yung mga kotse pa doon. Maraming kotse nga abandoned, pre. Alam mo yung sa ano? Yung sa EK ba o Star City? Yung parang splash ano? Yung gumagano'n lang siya. Tapos sumikot. Pero hindi pa pala to yung mismong theme park. Alam mo men, na-realize ko, hindi talaga to yung theme park talaga. Hindi pa bro. Parang garage lang to. Parking lot pa lang ka. Dito na iniimbak yung mga sira eh. Guys, ang daming abandonadong sasakyan pre. Hindi namin guys alam, pero mukha siyang Toyota 86. Toyota rin siya. Guys, comment down below kung Toyota 86 ba to. Nakahanap namin sa daan kung saan-saan na kami napunta. That's the windmill. It should be this one. Yeah, that one? Glock. Connie Ridge. Glock. Andito na tayo guys sa mismong entrance ng theme park.
Oh my gosh! Takot pa naman ako sa mga manika. Rin eh. I have a fear of dolls. Where is a creepy ass doll though? Nakit namin to para makapasok. Pero doon naglagay na ito dito. You know? Tignan mo naman yan. That is creepy, bro. Pagpasok namin, napakaraming gamit. Meron pang locker at meron pang flyers ni John Lennon. John Lennon. Art gallery, pre. Iba't ibang gamit ang nakita namin dito. Meron pang kusina, name tags, sticker, passport at iba't iba pang mga gamit. Lumabas kami kasi akala namin medyo malapit na. Hinahanap namin yung pathway hanggang sa napagtanto ko na lang. Medyo naliligaw na kami, guys. Sa aming paglalakad may nakita akong statue. May mga building din sa tabi kaya akala ko yun na yun. Pre, ito na yun. Kaya pinasok namin at pagpasok ko, pagpasok pa lang, andito sa likod namin, palibot yung village, dating village ng lugar na to. Kakaiba tong part na to. Para siyang mga village sa mga movie at mayroon pang simbahan sa gitna. John Lennon Art Gallery. Ooh. This place is already overtaken by nature, pero merong isang gusali na bumihag sa aking mga mata. Ang John Lennon Art Gallery. Curious ako kaya pumasok ako. At pagpasok namin, andito pa ang mga replika ng mga art at ito na yung itsura sa loob. Bugsakan na lahat. Saglit kong pinagmasdan ang itsura ng loob. Ganito na pala siya ngayon at pagkatapos ay umalis na kami. Blocks, meron akong idea. Okay. Ano yun? Feel ko pag nakaakit tayo sa pinakamataas, makikita na natin kung nasan yung... Nasaan niya? Tara. Tara, tara. Nahirapan talaga aming makita kung nasan ba yung theme park. Kaya naisipan namin umakit sa taas. Makakatakot pala yung gusto ko, pre. Yun. At pag-akit ko, ito lang naman na nakita ko. Isang dating kainan at halos lahat ng gamit ay unti-unti nang kinakain ng mga amag. Umakit na kami sa taas, baka sakaling dito ay makita namin kung nasan bandang theme park. Pero pagpasok namin sa pintong to, ilaking gulat ko dahil iba't ibang mga gamit na naman. Hindi pa rin namin makita kung nasan ba talaga. Kahit sa ang bintana namin silipin ay hindi matanaw ang theme park. Pre! May nagkalat na pera. Uy! Violin ba to? May violin, guys. Yeah. Kaya bumaba na kami para sunsunin ulit ang kagubatan. Guys, meron dito ang kotse. We found this abandoned German car at ang sabi ng kaibigan ko, this is a classic German car. They made plastic cars. Ah, there was a model that they made and the only reason I know is because my dad lived in Poland near the border of Germany. And one guy in his village owned a plastic car that was made in Germany. Wait, that's so, made out of plastic? Yeah, that's plastic. Wow. Yeah, so they're really light. Pretty cool, right? Hinahanap rin nila yung theme park. So kailangan na naming mahanap yung theme park kasi magpasa hanggang ngayon. Theme park yung pinuntahan namin dito pero bahay yung mga nakikita namin. At sa hindi kalayuan, meron na naman kaming nakitang bahayan at meron ditong simbahan. Sobrang nakaka-amaze makita ng mga ganitong lugar. Yung mga sa movie ko lang nakikita, meron pala talaga in real life. Meron kaming nakitang simbahan. Pinasok ko ito at nandito pa pati mga piano. May electric piano. Guys, imagine ninyo kung gaano katindi ito. Talagang nililimot na ito ng panahon. Tinuloy na namin ang paghahanap bago pa lumubog ang araw. Ayaw naming abutan ng dilim dahil gusto pa namin ito masaksihan ng maayos. Wait lang, pre. Nasaan na tayo? I don't know, bro. Sa point na to, alam ko sa sarili kong naliligaw na kami. Pero hindi choice na bumalik kasi nandito na kami at nararamdaman kong malapit na. Parang malapit na tayo na layo pa eh, no? Parang alam mo yung feeling na parang tama yung pinupunta namin pero parang mali. Tingnan nyo guys kung gaano kahirap pinagagawa namin. May document lang. Tinuloy-tuloy lang namin ang paglalakbay. Matapos uungin ang matataas na damo, naglalaki ang mga sanga at maya-maya lang, ito na. Ito na, pre! Ito na yun! Ito na yun! Wow! Ito na guys! Ferris wheel! Carnival! Pagkitang pagkita ko sa theme park, I was so amazed.
andito pa lahat ng rides at karamihan ay nabubulok na. Nakakatuwang makita yung mga ganitong bagay at bigla akong naisip, ang saya siguro dito noong unang panahon. Kaso nga lang, dahil sa mga hindi in-expect na mga krisis at mga bagay-bagay, nangyayari talaga to. Siguro ang saya ng mga bata, magulang, kaibigan, pamilya dito noon. At bigla akong napaisip, ano naman kaya mararamdaman nila pag nakita nilang nagaganito na ang lugar na to? Isang lugar na punong-puno ng alaala, ngayon ay nililimot na. Way back then, marami ding naaksidente rito sa mga rides na to. Iiba namatay, nahulog, ganun kasi kulang sila sa mga safety protocols. Pero di ko na sinama sa intro kasi ayokong magmukhang haunted yung vlog. I want it to be talagang exploration na, dadaling ko kayo dyan.